nais ko sabihin sa inyo na ay ayating kayo. Meron lamang po akong tatlong mensahe. Una, mensahe ko para sa mga tagalasam, sa mga community, sa mga kababayan, at sa bumubuo na sa bayan ng Lasam. At ang pangalawang mensahe ko po ay para sa mga kandidata ng Miss Binubing 2012. At ang pangatlong mensahe ko po ay para sa mga pinuno dito sa bayan ng Lasam. Unahin ko na po yung mga mamamayan. Ang mensahe ko po sa inyo ay ang dahilan kung bakit ako natin ito ngayon. Yung po ay ang pagdating ko rito, hindi lamang po para magbigay ng gantimpala para sa inyo. Para solusyonan lahat ng problema nyo na inilapit sa amin ng inyong agalang-galang na municipal mayor na si Marjorie Abel Salazar. Pangalawa po, ang mensahe ko naman po para sa mga kandidata at mga host, lalo na doon sa mga naging former Miss Tinubing at Miss Cagayan. Ang ganda ay kumukuhas, ngunit ang hindi dapat mawala bilang Pilipina ay ang inyong mga karapatan na panindigan nyo ang inyong katayuan bilang isang dalagang Pilipina. Hindi ko na po hahabangan ang aking pagsasalita. Ang huling mensahe ko po, ito po yung pinaka-importante. Ang mensahe ko sa mga leader na natin dito ngayon. Nagpapasalamat po ako dahil ginawa ko ang pagkakataong ito na maiparating ko rin ang nararamdaman ko. Hindi lang yung nararamdaman nyo. Yung nararamdaman nyo, ibinigay ko na sa inyo. Pero yung nararamdaman ko, kailangan malaman nyo. Sapagkat kung hindi nyo po malalaman, hindi lang po ako babalik dito para tulungan ang mga kababayan nyo Tagalasam. Sa mga leader, I want you to take note with my simple message. Since it's not the destiny of you being a leader of this town or municipal hall, is to transform your community and the nation, or your people and your town, you should begin by transforming your own selves first. And in that formidable task, no one will accept it for the self-transformation. Wealth and power should not purchase privileges to be accepted. Because I do believe a community building so called within to a character. Wealth and power should not outrage the conscience of the people. What we need to transform this nation, to transform this municipality, is a leader that could dare to mask the iron of the world without losing our essential humanity. Eradicating social inequity without anarchy. Eliminating subversion without endangering our people's liberty. Being a leader, I do believe that educate your people one by one to practice self-discipline and self-reliance without ostentation. Try to embrace freedom and liberty without anarchy. Eliminating subversion without endangering our people's liberty. Being a leader, I do believe that educate your people one by one to practice self-discipline and self-reliance without ostentation. Try to embrace freedom and liberty, even in deprivation. Thus we prove to our posterity that the dream of Las Ameñas is true. That even in this land of impoverished legacy, we can tell the entire nation, the island of the Philippines, that the wave of the future is not totalitarianism, but a democracy. Ang huling mensahe ko